Guys, tumayo at pumalakpak. Let's all welcome the father of Hypernation, Million Dollar Club Maker, the president and CEO, Mr. Domani Tan! Lahat ba may chedeng? Lahat na nakakot may chedeng? Shit, yabang nyo ah. Mga maya, pogi na, mayaman pa. Parang ako lang. Okay, may mga first time, first timers. Ang daming biktima. I mean, bisita. Good morning! Good morning! Ah, palakasan ha, mas malakas, mas mayaman. Dito muna! Dito naman! Lalaban ba kayo? Last turn! Yeah! 1-0. Okay, palit, palit. Lahat nung nandito, lipat dito. Lahat nung nandun, lipat dito. Nitingnan natin kung yung mga boys yung magaling o yung audience yung magaling. Ha, kala nyo, ha? Marami kaming gimmick. Kala nyo, kayo lang may gimmick, ha? Sino yung first time? First time? Okay, for the benefit of the first-timers, okay? Yung sasabihin ko mahaba, ang sagot nyo mahaba rin. Ang sagot nyo, ay fantastic. Pag inanong ko yung microphone dito, tik. Tapos dito, tik, tik, tik. Ba't tawang-tawa kayo dun sa tik-tik? Okay. How are you? Kanina, panalo to, ha? Dito naman! Yeah! Dito naman! Yeah! Isa pa nga! Yeah! Last chance! Yeah! One all. So, paano yan? Ano ibig sabihin nun? Kasi nung nandito sila, ito yung nanalo. Yung lumipas sila, ito naman yung nanalo. Ang ina, alam ko na, dahil kay Zach. Ang ina, tae pala kayong lahat eh. Okay, thank you. Palakpakan natin yung mga tumulong. Yes. Okay. Grabe, no? Lahat ng nakakot, may chedeng. Grabe. Sana nag-coat na rin kayo para magpanggap kayo kahit nasa picture lang. Diba? Ito, nakakot. Ah, hindi pala, jacket pala yan. Okay, sino yung hindi pa member? Hindi pa member? Huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya. Wala akong balak na gawin kayong member. Okay? Yung mga hindi pa member, manatiling hindi member. Okay? Sino mga miyembro na? Okay, so active ba kayo? O nag-a-attend lang? Pag hindi kayo active, panatiliin nyo, huwag kayong active. Attend-attend lang, palakpak, picture-picture, di ba? Yung kunyari, may ganap, selfie, ganyan, pero wala namang bisita. Tapos pag-uwi, wala namang ginagawa. Yung pakitang tao lang sa upline, ganon. Upline, nandun ako. Nag-attend ako from start to finish. May bisita ka, hindi dumating. May inibata ka, hindi, wala. Kamuntik, pero hindi natuloy. Kamuntik ko na sanang imbitahin, pero hindi ko inimbita. I-chat-chat ko na sana, pero tinamad ako. Tawan-tawa oh. Tinamaan ba siya? Tawan-tawa yung kasama mo. Tama-tama ba? Bukol-bukol. Okay, kasi itong negosyo natin, no? This business, if you don't work, you're not going to earn. Tama? Kasi pag empleyado ka, lang problema, pumasok ka. Basta pumasok ka kahit wala kang ginawa buong araw. Nagkaganon ka lang ng rubber band, di ba? Facebook, di ba? Kunyari, may kausap pang kliyente, pero nagtitiktok ka pala. Okay? May sweldo ka pa rin. Di ba?
the employees, I mean the employers, parang part na yan ng ano, part na yan ng negosyo, alam na ng HR na meron talaga mga nagbubulak-bulang. 'Di ba? Meron talagang petics lang. Kaya forever 500 lang yung sahod mo. Kasi alam nga nang bigyan kanya ng 50,000 a month tapos wala kang ginagawa, 'di ba? Alam niyo yung mga call center agent, 'di ba? Call center agent kunwari 18,000 sweldo na, pero nakakabit sila sa computer. Every time sumagot sila ng telepono, hindi normal na telepono 'yun, sa computer dumadaan 'yun. Kung ilan minuto, 'di ba? Tapos recorded lahat. Pag sinasabi mo, "Hello, calling wrong number." Tapos ibinaba mo, di ba? Tangin na lahat na sumagot, wrong number. Alam nila yon, recorded yon. Pag hindi mo ginagawa yung trabaho, kunya yung trabaho mo, taga-benta, di ba? Ay, mag-upgrade po kayo ng insurance, dagdag po kayo ng ganyan, gawin niyo. O kunyari, Globe 500 ka, ma'am, gawin yung Globe 1,200, ganyan. May libreng ganito, libreng ganun. Siyempre, mini-measure ka kung nagdagdag ng, kunyari, yung plan niya, 500 a month, ginawang 1-2, nagdagdag siya 700, nakakuha ka ng dagdag. Diba sa akin, pinuputakti ako ng ano, yung lahat ng credit card, tinatawagan ako. Sir, yung naswipe niyong 5 million, pwede po natin gawing 100 years to pay. I mean, kasi 5 million, di ba? Parang, sir, pwede natin isagad yan, 4 years to pay. Diba? Kayo yung tumatawag, di ba? Pwede bang gawing ano to? Ang tawag nyo, installment, di ba? Kayong tumatawag, di ba? Baliktad, pag mayaman ka, ikaw ang tinatawagan. Nakikiusap sila, sir, baka kailangan nyo pong mangutang. Wala akong plano. Sir, anong malay mo? Baka next month, kailangan mo na mangutang. Unahan mo na ngayon, sir. Sayang yung credit card nyo, sir, mayroon pang 7 million na available balance. Pwede nyo utangin yung 6 million. Ganon. Okay, so when you're rich, you know, people gravitate to you, no? The opportunities come to you. Even yung mga credit card, 'di ba? Hindi mo kailangan, gusto kang pautangin, 'di ba? Yung binili mo, sir, yung binili po ninyo sa ano, like the other day nagpagawa kami ng Japanese visa ni Madam, tapos kailangan ko magpa-picture, yung picture na dala namin hindi pwede daw. So punta ako doon, pa-picture. Sabi niya, sir, maghihintay 2 oras. Sabi ko, ilan kayo dito? 6. Sabi ko, bigyan ko yung 2,000, magmerienda kayo lahat. Pwede bang mauna? Ay, sir, ikaw pa ba? Diba? Putangin na, 15 minutes, meron na, diba? Eh, so habang Fuji yun sa Mega Mall. So habang naghihintay ako, wala akong magawa. 15 minutes ako maghihintay. Pinicturean na ako, sir, de-develop, ganun. So hintay ako. Sabi ko, ano to? Sige, bili nga ako niyan. Eto, sige, bili rin ako niyan. Yung mga ano, yung pagka yung mga mini ladies nandito kayo, 'di ba? Yung nagpa-picture si Madam, yung Fuji Instamatic ba 'yun, yung lumalabas yung picture. Tapos meron yung isa, yung mas social, yung printer siya, ganyan lang siya kalaki. Pag picture ka sa phone mo, tas Bluetooth, tapos nagpi-print siya ng picture. So tuwan-tuwa si Madam na sila yung mga mini ladies, piniprint niya yung picture. So wala akong magawa. So sige, pabili niyan. Kani yung ano, film kunya 600, 10. Sabi ko sige, bigyan mo 10, ganun, para marami. So naghihintay lang, bumili ako, parang 50,000 yata na gastos ko dahil naghihintay lang, wala akong magawa. So tawag yung credit card. Sir, yung binili niyo sa Fuji na 50,000, pwede po natin gawing 12 months to pay yan. So ginawa ko ngayon, makikita mo sa phone ko, pagka kunyari yung East West tumawag, pagka alam ko na, sinesave ko yung number. Sabi ko, East-West Telemarketing. So pag umangat na yung East-West Telemarketing, alam ko na, in-off ko na. Tapos pagtatawag, BDO Telemarketing, off, Metrobank Telemarketing, PNB. Lahat ng card ko, ganun. Tuwan-tuwa sila sa akin kasi, sir, sige na, umutang na kayo, please. Diba? Pwede daw i-deferred payment, pwede daw i-balance transfer, pwede daw utangin, diba? Parang baka magpapagawa kayo ng CR, sir. Mga papagawa kayo ng bubong. Sabi ko, mali kang tinatawagan, yung mga kausap ko yun. Diba? Yung mga butas ang bubong, pagawa ng pader, diba? Pagawa ng ano, bakuran, diba? Paayos yung CR, diba? Pangarap, magpa-tiles, ganun. Okay? So, iPhone is different, no? If you want to be poor, you come to the wrong place if you want to be poor. Who wants to be poor? Poorer. Poorest? Oh, forever daw. Yan. Ma'am, malis na kayo kung forever habol nyo. Nasasayang oras nyo dito, putangina. Baka umaman ka dito. Oo, pagka gusto mo maging poor forever, malis ka na. May tinapay ba dyan? Pagbaunin nyo na si mother.
Ha? Tawag nila, jokes are half meant. Okay? So, pagka sinabi niya forever, eh, jokes are half meant, ibig sabihin hanggang mamatay lang, hindi forever. Diba? Half meant eh. 50%. Forever, yung hanggang mamatay. Tapos yung forever, namatay ka na, mahirap ka pa rin. Diba? Kasi namatay ka na. Bumpamis, tangin na saan natin di living to. Lahat tayong pambili nung ano, yung libingan. Diba? Wala tayong pang ano, yung pampuneraria. Diba? Shit. Saan natin siya ilalagay? Di mo mailabas sa ospital. Pag nailabas mo, hindi mo rin may pasok sa ano, sa puneraria. So, paano? Yun yung forever. Hindi nila alam kung saan ka nila ilalagay. Actually, rami namin mga kaibigan ng ganyan. Namatay si ganyan, hindi na yung malabas sa ospital. Kami yung, ano tawag mo, sandigan ng mga nangungutang, di ba? Tapos, natulungan mo na makalabas sa ospital. Problema naman, yung sa libingan naman, sa puneraria. Tangin na, hirap talaga maging mayaman. Kaya wag na kayo maging mayaman. Kasi kayo, hindi kayo mayaman, pero nagpapautang kayo, di ba? Tapos di kayo babayaran sa sama loob nyo. Eh kami, mayaman kami. Hindi kami nagpapautang, namimigay na lang kami. Di ba? Huwag kayong umasa, hindi kami mamimigay sa inyo. Yung sinasabing kakilala. Kakilala, ayuda, ganun. Yung mga pagpumunta dito, kaya mo pumunta dito eh. Ibig sabihin, may pag-asa ka pa. Okay, if you can fucking come here, it means you still have a chance in your life. Diba? Ba't ka pumunta dito? Kasi pagka pumunta ka dito, umaasa ka na mamimigay na ayuda, eh linoko ka nung nag-invite sa'yo. Kasi alam naman nila, diba? Hindi ako namimigay na ayuda. Namimigay kami ayuda, yes, during pandemic, instead of community pantry, yung ginawa ni Mrs., ni Madam, is community grocery. No? If you will watch her TikTok, diba? Ini-interview ako doon, or habang naglalagay ako doon sa stante, no? Naglalagay ako ng, ewan ko, Lucky Me, itlog, whatever. Tapos ini-interview ko niya. Sabi niya, oh, ba't ka nagbibigay ng choice? Sabi ko, kasi the poor people, they don't have choice, di ba? Yung mga umasa sa ayuda, lalo na pagka-election season, di ba? Yung nag-aabot ng supot, di ba? Tapos nakalagay yung ano, pangalan nung ano, kandidato, di ba? Tapos yung supot, tapos oh, yung mukha niya nandun sa supot, di ba? Diba? Abot-abot. Oh, so, yung ginawa po namin na community grocery, hindi po abot-abot. Pasok ka sa loob, no? Pili ka. 10 klase yung ano, yung instant noodles, diba? Meron yung palaman sa tinapay. You know, tinapay, parang yung you can get the, anong tawag doon? Tasty ba yun? Yung pahaba na ganon. Tapos yung mga hotdog, longganisa, chicken quarter. Tapos may lotion, may powder, no? Tapos yung mga corned beef, iba-ibang klase, sardinas, iba-ibang klase, may chinelas, may napkin, may diaper, no? Some of the people, no, nag-volunteer doon, alam ninyo. So, people go there, they choose, no? And meron mga seniors po, pumunta doon, natatakot pumili. Parang natatakot, sabi niya, may bayad ba? May bayad ba? Wala akong pambayad. Hindi, libre po. Tapos natatakot silang pumili kasi ang rami na daw nila nakuha. Tapos meron naman, talagang kasi nagpasundo yung kapatid ni Madam sa ano, sa yung parang Smoky Mountain. So puro basurero yung dumating. So alam mo na may amoy talaga sila. Not because mabaho sila, but they come from a dirty and smelly place, right? And ibang klase kasi they're the, you know, the poorest of the poor, pero hindi sila swapang. 500 points po yan, kuha siya. Pwede na po, sabi niya, mas kailangan po nila yung sila na lang yung papiliin ninyo. Pwede na po to sa amin. Di nila kinuha yung pwede na. Kunyari, ang pwede na, kasi yung 500 points no, na sinasabi namin is worth about 1,500 pesos. Pero these people, they decide na pwede na to. Okay na kami. 3 araw may makakain na kami dito. Hindi nakukuha. Yung first few days namin, yung itlog, gusto nila buo-buong tray. Yung kunin. Yung hindi to yung mga basurero. Ha? Yung mga, alam nyo, may cellphone. Yung nagse-selfie pa habang kumukuha. Gusto nila buong tray. Kaya sabi ni Madam, lagyan mo yan, kunin pangangailangan, hindi pang leche plan. bukol-bukol rin sila, di ba? Kasi hindi pala pwedeng pang leche plan. Di ba? Kasi maraming iba kukuha eh. Pagka nagpapadeliver kami ng eggs, yung talagang alam mo yung, di ba, tag mo yung nakapatong yung mga trete, ganyan katataas, tapos ang rami. Kasi kailangan refill kami ng refill, no? So, you know, you want to be poor, you know, it's your choice.
Nandito kayo ngayon, ang pinag-uusapan dito, pagyaman. Choice po ninyo, susunod kayo, pwede kayong yumaman, no? Marami kasi, ang pinakamasakit, hindi yung ano eh, hindi yung inimbita, tas hindi sumali. Ang pinakamasakit yung nandito na sa loob eh. Miyembro na sila, no? Alam na nila na ikayayaman nila, pero hindi nila tinutodo, hindi nila tinutuloy. No? Marami po dyan, kumita na ng 6 million, 5 million, hindi pa rin tinuloy hanggang PD tumigil. Kasi pag nag 8 million ka, PD na eh. Nasa 6 million, 5 million na tumigil pa. Nakatikim na ng 120,000, pero ngayon nakabalik dun sa trabaho na 15,000 naman. So, kaninong choice yun na maghirap? Choice niya yun. Diba? Kasi pagka may kausap ka, sinabi, ayaw ko, tigilan mo ko, masakit yon. Pero nasaktan ka ba ron? I mean, pinukpo ka ba ron? Naputulan ka ba ng kamay? No? Diba? Parang natanggal ba yung kapiraso ng tenga mo? Hindi. Diba? Pagka ako, papiliin mo, versus sa example lang, ha, yung 3 hours ang biyahe, diba? Papunta sa opisina, tapos 9 hours, no? Whether, whatever it is, sekretarya ka, nagsiserox ka ng 9 hours a day, nagkakahon ka sa factory, machine operator ka, waiter ka ng 9 hours, or kusinero ka ng 9 hours, labandera ka ng 9, nakakapagod, tama? Eh, para sa akin, kakausap na lang ako, Tay, mukhang mamamatay ka na. Diba? Gusto mo bang humaba pa buhay mo? Itong perndi para sa'yo. Diba? O di sabi niya, eh wala akong pambili. Tanong yung misis mo. Misis, patayin na natin yung mister mo. Etong vitamina, ikaw lang ang mag-take. Huwag mo siyang bigyan. Sabihin mo, pambabae lang to. Diba? Para pag natsugi na siya, yung natitiran yung pera, mahaba mo pang panahon magagamit kasi isang tao na lang, hindi na pang dalawang tao. So, for me, that's easier than commute na 3 hours. Tama? Tapos, magkunyari, magkahon. Magkahon ng 9 hours. Tama? Or mag-waiter ng 9 hours, magluto ng 9 hours. Di ba? Mas mahirap ba yun yung kumausap ng tao? Hindi eh. Pag wala kang ginagawa, chismisan hanggang madaling araw eh. Di ba? Sabi niya na, ba't yung mga tao, pagkainuman, hindi nabubusog? Di ba? Pero pag, ay, narami ko ng ano, pagkatubig, wala na, busog na daw pagtubig. Pero pag alak, hindi nabubusog, di ba? Ba't ganun? Oo, oh, namo, sabi niya, oo nga, ano? Tanongin mo yung mister mo. Pag inuman, magdamaga, no? Yung chismisan, pang magdamagan. Pero yung pag mag-alok ng negosyo, nakakapagod. So, life is a choice. Diba? O ako, everyday nandito ako, nakikipag-usap ako sa inyo, napapagod ba ako? Napapagod din ako, lalo na yung mga pagmumukha niya. I mean, sabihin niyo, no? Ako ha, when people ask me, sir, ba't pumupunta ka pa? Sir, kunti lang, huwag ka na bumaba. Sabi ko, hindi, kahit isa lang mapayaman ko dyan, okay na sa akin. Diba? Kasi kung everyday bumaba ako dito, no, kahit na 100 kayo, 200 kayo, kahit na 30 lang kayo, meron akong mapayaman na isa today. O di, if every day makapagpayaman ako ng isa, di after 1 year, meron akong 365 na napayaman. Tama? Kasi kung para sa inyo, kulang pa yung pruweba nung lahat nung kasama ko dito, yung mga nakaitim na jacket, nagkaroon ng chedeng. Kung kulang pa ba yung resulta na yan, di ba? San ka ba nang galing? Diba? Kung seaman ka, yung sa barko nyo, ilan yung nagka-chedeng? Tama? Kung OFW ka, dun sa bansa na pinagtrabahuan mo, yung kumpanya na kung saan kayo magkakasama, diba? Ilan kayong nagka-chedeng? Ito yung mag-asawa, nag-network sa Africa, diba? Ilan taon kayo ron? 1 year. Siya 1 year ikaw? Ah, siya lang. Okay. Oh, so, ilan kayong nagka-chedeng dun sa Africa? Oh, wala, 'di ba? Pero ang sinusunod mo yung sistema nyo. Pag sinundan mo yung sistema ni iFern, magkakatsedeng ka rin. Tama? Pero kung gusto mo yung sistema mo, kahit na 10 years ka na sa iFern, wala ka pa ring tsedeng. 'Di ba? Kasi meron kaming sistema dito. Okay? O sa trabaho ninyo, ilan yung nagkakotse? 'Di ba? Kunyari teacher ka. Tama? Teacher ka, 30 years kang teacher hanggang sa nag-retire ka. Ilan kayong nagkakotse na mga teacher? Dito sa iFern, yung normal na kotse, 600. 600.
pagsamahin natin lahat ng nag-attend dito, di ba? Yung kakilala nyo o ka-opisina nyo na nagkakotse, pagbilangin natin lahat, ay sa akin 3, 2, 1, 10. Oh. Total natin lahat, di abot ng 600 to. Tama? So, kumbaga, when you want to see kung saan ka papunta, tignan mo, nasaan na yung mga nasa paligid mo. Tama? Nandito daw kayo sa iFern, yung mga nagsasalita, oh, yung itsura pa lang ng mga nakakot eh. Magkano ba isang coat? Diba? Itong set, mula lang tong damit ko, 10,000 lang to, sara lang to. Eh kung lahat sila nakasara, di bawat pumunta dito, 10,000 yung suot. Tama? O kayo, obviously, hindi 10,000 yung suot nyo. Tama? Hindi, sige. Para walang ano, baka may mayaman dito. Sige, taas mong kamay mo pag 10,000 mahigit yung suot mo today. O, see? Walang nagtataas. Sabi niya, 30,000 yung suot ko, hayaan mo na siya. Diba? O, sige, okay lang. Kasi 14 million yung relo ko. Ikaw, relo mo magkano? Sabi niya, ay pinaghandaan tayo. Hindi, tangina. Kahit na 40 days tayo magkita dito, everyday iba relo ko. O, di ba? Pero wag na yung relo, yung sapatos na lang. Kasi kung nandito ka last Friday, ito yung regalo nilang sapatos sa akin. 700,000 lang naman to. Ha? 700,000 yan. Louis Vuitton x Nike. 700,000. Kaya rinigalo sa akin, last Friday. Ang masakit nito, tatlo yan. Masakit para sa inyo, hindi para sa akin. Yung pangarap yung bahay, sapatos ko lang. Tama? Yung pangarap yung village, subdivision, relo ko lang. Diba? Gusto kong makatira dyan sa subdivision yan. Kano ba mga bahay dyan? Ay, suot lang ni Sir Tom, yung buong subdivision. Yeah. Pero, yung may pasimuno na magregalo sa akin ng sapatos na ganito, na tatlo, no? Total 2.1 million, no? Nagbakas-bakas sila yung mga presidential directors. Si Zac Lopez ang nagka-idea niyan. Yung relo ni Zac Lopez, kapresyo ng relo ko, 14 million din. Sa industriya ng networking, sa iFern lang, yung presidente, saka yung top earner, pareho yung relo. Yung kotse ni Zac Lopez, mas mahal sa kotse ko. 26 million yung Ferrari ni Zac Lopez. Oo. Yung pang-everyday ko na kotse, yung Range Rover, yung G-Wagon, wala. 12 million, 14 million lang yun. Yung kotse niya, 26 million. Kasi sa iPern distributors ang bida. Okay? So anyway, we are creating the next generation of leaders in iPern. Nakuha mo yung sinend ko sa'yo. Kasi meron akong ka-chat kanina. Pakita mo yung first screenshot, yung chat group namin. Pangalan sa taas, Nones MDC. Yan. Yung Nones is Chano Nones. Yung 18 years old natin na Million Dollar Club. Kaya Nones MDC. Kasi nung nakapasok siya sa bahay namin na si Million Dollar Club member, kasama niya yung tito niya na si Joseph Nones. Kaya silang dalawa yung nandyan. Kaming tatlo yung magkausap dyan. Sabi niya, ito, sabi niya, good morning sir, nakapark na po namin. Kanina po namin endorse yung key. Kasi itong kotse, yan yung binili na kotse nung nanay ni Chano. No? 3 years lang siya sa iFern. Wala pang mini ladies nun. No? 3 years lang siya sa iFern. No, this car was purchased in 2020. No, just before lockdown. Bago mag-lockdown, nabili to. And so this car is about 2 years old, no? 2020, 2021, 2022. So, yung asawa ni Joseph, no? Joseph Nones is one of the mini ladies. Ginagamit niya tong kotse na to. Pero sabi ko, kailangan pasa na natin sa ibang mini lady itong kotse, bumili na ng bago si Joseph at yung misis na si Juray. Kasi maraming basher sa mundo. Mm-mm. Eh kami, mayabang kami. Ayaw namin nababash kami. Diba? Okay lang i-bash mo kami, pero bash mo kami sa ibang bagay. Pero yung mga ganyan, ay, pinahiram lang yan. Ay, pinasa lang yan. No? Kasi namatay yung kapatid ni Joseph, si Pinky. Tapos, ang gumagamit ngayon, yung asawa ni Joseph, si Juray. Ayaw namin nung ganun. Tapos, baka mayroong mga kamag-anak na hindi active sa iPern. Sabihin, bakit nagkaroon ng kotse si Joseph saka si Juray? Dapat kami nagmana niyan, hindi sila. Diba? Dapat pantay-pantay. Hatiin natin to into 32 pieces yung kotse. Diba? Dapat akin yung isang gulong.
sa kanyang side mirror, akin yung upuan, sa kanyang salamin, di ba? Yung bubong. Or benta natin yan, gawin nating pera, ba't isa lang nakikinabang? Ayaw namin nung ganun. Kaya sabi ko, benta natin yan, tapos yung pera, tsano, bumili ka ng bagong kotse mo. Okay? So, yung papakita ko na next set of pictures, chat po namin yan ni Chano saka ni Joseph. Nagkwekwentuhan kami kanina. Lahat ng mga maisip ko na yung mga may-ari ng kasa or ahente dun sa kasa, manager ng kasa. Sabi ko, ano yung kotse nyo? Mga 10 million. Meron akong 18 years old. Gusto mong bumili ng kotse. Bigyan mo ko ng mga picture yung mga tag 10 million na kotse mo. Okay? So ito, sabi niya, nakapark na sa baba kasi bukas kukunin na nung mekaniko. By Wednesday, iba ng kulay niyan. Kasi yung bagong mini lady, may napili siyang kulay, malalaman niyo Wednesday. Meron na naman tayong dalawang bagong mini lady on Wednesday. Okay? So ito yung first, no? Yung the rest, puro picture kasi nag-forward na lang ako. So isa-isang picture na lang tayo kung anong makita mo dyan. Yan. The new Audi RS5 Coupe. Sige, next picture. Tangay na, two-door. Alam nyo na, pag two-door, pagka nabawasan ng pinto, tumataas ang presyo. Kunyari, pagka apat ang pinto, 6 million. Pag nagtanggal na lang doon pinto, kada pinto na tinatanggal, tinataasan na 1 million. So yung 6, pag nagtanggal dalawang pinto, 8 million na yan. Okay, yan. Ganda ba? Bagay kaya kay Chano to? Shit. Ano to? Magpapaboto ba tayo, Chano? Ay, iba pa to. Ito, RSQ3. 7 million naman to. SUV. Okay? Yung kanina, two-door. Sige, next. Naghalo-halo na yung picture eh. Tangin na, yung gulong pa lang. Oh, mas mahal na sa bahay mo. Next. Ayan. Sige. Sige. Mag-click-click ka lang. Ayan. Oh, so, ito yung RSQ3. No? When you say RS, yan yung mas mataas yung makina, 400 horsepower. Okay? So, compact SUV siya, pero mataas yung makina niya. No? Okay, next. Eto, Jaguar. 7 million. Ha? Jaguar F-Type. Yung napadala ko tong picture, sabi ni Joseph, I'm in love. Busy lang ako, nagmamaneho, hindi yung sabihin ko, hindi naman para sa'yo yan. Ganda ba? Ganda ba to? Shit. Huh? Jaguar F-Type. Yung pangarap mong bahay. Ha? Pagka nakapili na si Chano, kotse lang ni Chano yung pangarap mong bahay. Wala pang may Jaguar sa iPhone eh. Yan. Yung Audi, wala rin. Sige. Ganda ng upuan. Yan. Eh, nag-message pala yung ahente. Ano ba sabi niya sa akin? Yan. Ito yung RSQ3, yellow. Orange pala. Message sa akin, meron daw orange. Ano din to? Same, almost same price, ha? 6 million something. Chano, sabi nung ahente, sabi ko, bagong dating ba to? Kasi sabi niya, 2023 Jaguar F-Type Coupe P300. Sabi ko, bagong dating ba to? Sabi niya, apat po yan, Bossing Tom, at bagong dating at yan na lang po available and on hand. Ang ina, parang sasabihin ni Chano sa akin, sir, reserve po niyan. Yan na yung gusto ko. Senyas ka lang, ha? Message na natin siya. Sabi mo lang, mine. Meron pa ba? Last na ba to? Last na yan. Sige. Anong type nyo? Anong type nyo? Ay, Jaguar. Ay, Audi. Dito may Audi. Sino Audi? Audi. Audi. O, 1, 2, 3, 4, 5. Apat yung Audi. Ha? Yung Audi na 2-door. Yung Audi na 4-door. Meron? Ay, hindi nila type. Yung Jaguar. Sino yung type? Ay, shit. Chano, ini-impluensyahan ka nila. Oh. Kausap ko rin yung Maserati, kausap ko rin yung Porsche.
Okay? So, tingnan ko kung sumagot na. Baka sumagot na, forward ko kay ano. Ay, wait. Si ano, si Mercedes, may entry rin daw siya. Ha? Si Mercedes, saka si Dodge. Teka, forward ko sa'yo. Ha? Forward ko sa'yo, Ruel. Kasi itong mga may hirap dito, inisip nila, bakuran, CR. Bubong. Diba? Pinipilit sa akin nung Mercedes, GLB daw. Sabi ko, yung tito ni Chano, si Joseph, naka-GLB ni. Sabi, sir, iba to, AMG to. Yung kay Joseph, hindi AMG yun. Yan, ata. Yan. Nag-send ako sa'yo, Ruel. Yan muna, Chedeng. Tapos meron pa tayo ibang entry dito. Pangalan. Pag meron na ipakita mo na lang ha. Meron ako pa forward sa iyo dito. Yan, sige. Gusto niyo ba 'yan? Mercedes GLB AMG. Ano, Chano, may dating ba, Chano? Ha? May dating ba, Chano? Pang ano, no? Pang matanda, no? Pang yung mga may pitong anak, no? Pang Joseph Nones, no? Yan. Meron akong next na sinena, ituloy mo na lang. Pagtapos na yung mga Mercedes. Pero para sa inyong walang kotse, maganda na to, di ba? Tapos yung mga parang sa inyo na mga ordinaryong kotse, ganda na siya, no? Ganda. Actually, in fairness, no? Mabagsak yung dating. Ganun ba yung itsura ng harapan mo? O iba na to? Ha? Iba na, no? Iba, no? Mabagsik yung dating. Tapos yung dito parang may rib sa harap. Balik mo nga isang picture. Yan, di ba? May ganyan din ba yung sa'yo? Wala, no? Kasi pag AMG kasi mas ano eh, mas sporty. Medyo may mga ganyan, no? Sa'yo baka walang ganyan, no? May ganyan ba yung sa'yo? Meron na rin. Itong gilid, meron. Ito lang iba, yung grill. Pwede mo orderin kay Terence yan. Ha? Terence the Magician. Yung buong grill, pwede mo palitan. Sige, yung mga ibang picture. May entry pa. Yan. Dodge Charger. Grabe sa Eifer, no? Ang pumipili, 18 years old. Kayo, 81 na. Wala nga pa rin. Ha? Kasi ganun, pag bata ako, kasi bata pa ako, mahilig na ako sa kotse. Kasi yung basta as pinaka natatandaan ko, sige, pakita ka lang, paisa-isa lang, yan. Ito yung Dodge Challenger. Tama? O Charger? Charger. Pag apat ang pinto, Charger. Pagka two-door, Challenger. Yun. Hindi ko masyado mag-gets yung pangalan. Palagi yung nagkakamali. Ayan na. Ay, shit! Para nandyan na siya sa baba. Palabas na. Ha? May napili na pala. Lumabas na nga. Teka. Meron pa? Pakita, may iba-ibang kulay. May iba-iba yata ang kulay, no? Baka nauna lang yung video. May iba pa bang ako napadala sa'yo? Meron pa? Meron pa? Sige, ano ka lang? Ano? Ganda ba? Maganda ba yan? Dodge
Charger, no? Charger. Pag two-door, Charger. Ah, Challenger. Challenger. Ano, no? Fast and the Furious, no? Fast and the Furious. Okay. Last na yan? Okay na? Yan na, napakita mo na lahat. So ano, gusto niya yung Dodge Charger? Challenger? Yung four-door? Two-door? Jaguar? Jaguar pa rin. Ikaw, type mo ba yung Jaguar? Chano? Ha? Audi Jaguar. Punta, titignan. Punta, tignan. Ha? Test drive. Si, pagka sa Jaguar, si Jim yung hahanapin. Tapos sa Audi, si Audi. Audi, A-U-D-I-E. No? Na tempo lang, nakapangalan niya yung brand. Pero matagal na nating ahente yan. Yung panahon pa ng mga Porsche, bumibili tayo sa kanya. Dati maraming may Audi. Nakilala ko si Madam Audi kotse niya. Pero kayo mahilig sa Audi. Yeah. Kasi that time, sawa na kami sa BM, sawa na kami. I mean, ako personally, sawa na ako sa BM, sawa na ako sa Mercedes. Kaya nag-Audi ako para maiba. Eh si Madam naman, kasi yung ex niya, politician, hindi sila pwede mag-Mercedes sa kabi, eh mainit sa mata. Eh yung mga Pinoy, tatanga-tanga, hindi na alam yung Audi. Kala nila Japanese car yung Audi, di ba? Olympic daw, may apat na bilog. Kala nila Japanese car, kaya yung mga politician, okay lang mag-Audi, hindi alam ng mga tatanga-tanga. Yung mga botante, tanga yun. Ay, botante pala kayo, sorry. Sorry po. Okay? So, the big difference, no, in iFern, na mo, Chano is 18 years old, he's thinking, what car will I buy? Ha? Kasi kung marami kang pera, may option ka. Kung kayo, walang pera, option nyo lang, ano yung pinakamura? Tama? Parang pagka, uy, grabe, yung ano, kasi dati, before pandemic, di ba, nag-ano sila, yung parang 10,000 down payment, 20,000 down payment, pwede na maglabas ng kotse, di ba? Mas mabilis makakuha ng kotse. May isang panahon na mas mabilis makakuha ng kotse kaysa cellphone. Oh, cellphone, hindi pa na nag-uuso ng mga hulugan ng cellphone dati. Ang cellphone, pagka bumili, ano, buong isang baksakan. Unless may credit card ka. Pag credit card, magcha-charge pa sila ng 5% bago mo ma-swipe. No? Pero yung kotse, there was a time parang 10,000 lang yata yung down payment or 20,000 makakapaglabas ka na ng kotse. Tama? There was a time na ganun eh. Tapos parang before pandemic, parang meron mga 88,000, 50,000, di ba? May mga 100,000 all in, no? Yung mga ganun level nung down payment, yun yung number one sa remata. Kasi meron 100,000 down payment, tapos after 2-3 payments, wala na, hindi na kaya bayaran, mareremata na yung kotse. Okay? At that time, kasi agresibo mag... yung mga kasa, agresibo silang maglabas ng unit. Yung mga banko, agresibo rin magpautang. Kaya nagkaroon ng ganun. Pero ang laki ng problema nung banko na nangyari dahil dyan. Kasi di nila expect na yung mga tao na naglabas ng kotse, puro magdedep. Wala pa isang taon, wala na. Tatlong buwan, anim na buwan, 9 months. No? Yung mga iba, lalagpas na isang taon konti, tapos remata. Tama? So, that was a bad experience for the banks, no? Kaya nagtaas sila ulit ng interest rate. Kaya lang naman nagbaba ng ganun, kasi ang raming banko nagbabakbakan para magpautang. Kaya nagpapabaan sila, nagdive sila lahat, no? So, dito sa iFern, no? Out of the 600 cars, wala pang 10 yung nagka-problema. Yung sole or nagigipit, ni nakabayad, wala pang 10 out of 600. Kasi kung solid yung negosyo mo, ang kwentuhan nga dito sa iPern, yung kinita ng unang linggo, pinakamatagal daw, 2 linggo, naipon na yung pang-monthly ng kotse. Yung third week, fourth week na income, para sa ibang babayarin, para sa sobra na yun, panggastos na, panggalaw na. Okay? When you're doing your business properly, di naman kami magtuturo sa iPern ng mali, ng magigipit ka, maiipit ka.
No? Yung mga kausap ko, kanina yung Maserati kasi gustong makipag-deal talaga sa atin. Sabi niya, magbibigay kami magandang terms. Sa mo, sumubo kayo sa amin, kuha kayo. Yung presidente mismo ang kausap ko. So, kachat ko kanina, sabi ko, yung buyer natin, 18 years old lang. Pero meron siyang 3 million cash na ready pang down payment. Tapos meron pa siyang SAPAR Presidential Director na 1.5 million galing sa iFern. So meron siyang 4.5 million na pang down payment sa kotse. Okay? And he's 18 years old. Okay? So yung nanay niya, 3 taon lang namin nakasama sa iFern. No? Pero I think even we asked Chano, that was the 3 greatest years of her life. Kasi nag-promo po kami, no? iFly Europe. Pumunta po kami Germany, Switzerland, and France. 3 bansa yung inikuta namin. Kasama po yung nanay ni Chano. Etong malupit, first time po niya sumakay ng eroplano. Oh, I'm sure nakasakay na kayo. Cebu, Boracay, Davao. Oh, ito, first time sumakay ng eroplano, Europe. First stop, Japan. So, sarap na sarap siya kasi pag Japan Airways, yung pagkain iba eh. Puro Japanese theme yung pagkain niya. May chopstick, tapos nila gumagayan plastic, yung mga ano talaga, yung mga nababasag, yung gamit nila, no? So, she really had the time of her life, no? Of course, nag-shopping ng Elviron, no? Bumili ng bagong cellphone, no? So, have a great time. And, you know, pagbalik, bumili ng Mini Cooper, no? So, she had a great business and she was able to enjoy her life, no, before she passed away so suddenly. But, na-secure niya yung future ni Chano. Diba? Kayo, na may problema kayo, pa kayo sa buhay ninyo, si Chano, wala na siyang problema. Diba? When I interview him, sabi niya, diba? And pag nagtotalk siya, sabi niya, hindi pa siya graduate, pero graduate na siya sa kahirapan. Okay? Oh, by the way, no, parang Chano told me, sir, nag-drop out na ako sa high school. Di ba? Kayo, nakukuba na kayo para pag-aralin yung mga anak nyo, mga apo nyo, di ba? But, sino ba yung may magandang, karanasan pag-graduate? Pag after mo mag-graduate, maganda ba yung trabaho na kuha mo? Umasenso ka ba na umasenso? Tumaas ba ng tumaas yung sahod mo habang tumagal ka ng tumagal dyan? Di ba? Yung mga anak mo, pinag-aral mo, tapos pag-graduate nila, mabilis bang makahanap ng trabaho? Yung pinag-aralan ba nilang kurso? Yun ba yung pinasok nilang trabaho? Ang dami niyan, nurse, tapos ang trabaho, call center. Tama? Parang ano-anong kurso tinabaho, tapos ang ending sa Jollibee, sa Chowking. Eh di sana, di na nag-aral, dumiretso na sa Jollibee. Sayang na intuition, di ba? Makuba-kuba ka, parang pinanghirapan mo, nangutang ka pa, pagkakulang yung pantuition, di ba? Tapos para mag-examination, hindi ka pa nagbayad, di ba? Hanap ka ng kasi hindi makakapag-exam pag walang bayad. Oh. Tapos pag-graduate, wala naman matinong trabaho na mahanap. Ay, didiretso ka na lang sa Chowking, sa Jollibee. Ba't ka pa nagpaligoy-ligoy? Oh. So, yung mga nandito na mga bata, speaker ba si ano kanina? Si Matthew? Speaker ba? Oh, 19 years old, nakachedeng. Kayo, 91. Wala pa rin, keychain. Diba? Kahapon nag-talk ako, nandito nakaupo. Ayan, kung saan ka nakaupo. Ha? Yung downline ni Matthew, DepEd Supervisor. Iba yung, ang supervisor sa DepEd, iba. Kasi teacher, vice principal, principal, DepEd Supervisor. Sabi ko, sir, ilan yung eskwelahan na hawak nyo? 89. 89 na eskwela yung iniikutan niya. So, ibig sabihin, 89 na principal yung nasa ilalim niya, 89 na vice principal. Sabi ko, sir, ilan yung teacher kada eskwela? Sabi niya, average of 100. So, 89 times 100, 890. Tama ba? O, 8,900. Shit. 8,900 yung teacher sa ilalim niya. Tangina, Matthew. Delikado na si Zach sa'yo. Tang ina. Zach, mag-usap na kayo ni Edwin. Bilhin mo na si Matthew. Bili mo na rin si Edwin sa kasi Nomi, di ba? Gayun mo ng Emperor's Bagwis. Kasi Emperor,
Tapos unstoppable. Tapos lagay mo na yung bagwis dito. Tapos si Matthew nasa ilalim. Tapos yung 8,900 na teacher. Okay. So 19 years old, pero yung DepEd supervisor downline niya. So anong pinagkaiba niya sa inyo? Hindi siya natapos na. Ano, natapos siya yung high school. No, in interview, sabi niya, sir, graduate. Ha? O ano plano mo? Sir, produkto ko ng Tomani Talks. Hinding-hindi na ako mag-e-enroll sa college. Ha? Diba? Kayo lahat, pangarap, mapagtapos ng college, diba? Meron akong kausap leader. Tangin na, na-disappoint ako. Presidential director. Dati yung anak niya, 16 years old. 16 years old, marunong mag-RBA, marunong mag-NDO. Kinausap ako kasi pauwi ako ng Manila, no? So hinatid niya ako sa airport. Sabi niya, sir, meron akong problema. Ano yun? Kausapin mo yung magulang ko. Bakit? Sir, ayaw ko nang mag-aral. Bakit? Kasi high school siya nun. Ayaw ko nang mag-aral. Bakit? Sir, sagabal sa pagyaman ko yung pag-aaral. 16 years old siya nun. Team builder. Ha? Left and right. Left and right team builder kanya. Hindi spillover ng magulang. So sabi ko, shit, ito yung magiging youngest field manager natin. Ito yung magiging youngest millionaires club natin. Ito yung magiging youngest multi-millionaires club. Eh, pero wala, na-impluensya ng magulang. Kasi yung magulang, hindi graduate ng high school. So ang pangarap nila, yung anak nila, makagraduate ng college. In fairness, because of Iceberg, nakapagpatayo sila ng bahay. Napagpatayo, malaki bahay nila, three-story, tapos may ano, may roof deck. Malaki, malaki yung bahay. Kaya mo magdala ng renta na ano, downlines, okay siya. Malaking bahay na napatayo nila. Pero yung anak niya ngayon, nakausap, oh, sabi ko, ano nangyari? Na-miss na kita. Sabi ko, si Matthew, 19 years old, nakachedeng. Si Chano, 18 years old, di ba? 18 million yung kinita last year. Sabi niya, sir, nagbago na yung pananaw ko eh. Hindi na kasi pagyaman yung habol ko. Gusto ko munang makagraduate kasi pangarap ng magulang ko. Napili na nila yung pwesto eh kung saan nilalagay yung, ano, yung graduation certificate. Naka-reserve na, naka-reserve na. Diba? Kunyari, nandito yung TV, diba? Tapos may space na dito para ilagay yung diploma. Okay? So, sabi ko, putang ina. Hindi, sa isip ko lang, hindi ko sinabi. Bata yung kausap ko, alam, minura ko, di ba? Sabi ko, shit, sayang, di ba? Yung pangarap ko na yung 16 years old will become the youngest field manager, youngest millionaires club. But, you know, when you give the wrong mindset, you give the wrong advice, then the perception will change, the ambition will change, the direction of the life will change. Sabi ko sa magulang, sabi ko, di ba lahat ng kinakain ng mga anak nyo galing sa Ifern? Di ba every pako, di ba every hollow block, every tiles, every gripo, di ba every inidoro, di ba every piraso ng kahoy dito sa bahay nyo, di ba sa Ifern galing? Hindi ba yung rewards and incentive mo na 525,000, nagmakaawa ka sa akin na ibigay ko sa'yo kasi kulang pa ng pintuan at salamin yung bahay mo, bintana at pinto. Diba? Eh, hindi ko kasi binibigay kasi hindi sila nag-attend ng kick-off. May stricto kami, may sistema eh. Meron tayong kick-off, presidential director siya, hindi siya dumating. Siyempre, para sa akin, obligasyon mong mag-attend eh. Leader ka eh. Ba't pupunta yung mga downlines kung yung upline hindi pumunta? Diba? Nag-event tayo sa Las Casas, hindi sila pumunta. Zero yung downline nila na pumunta. Walang pumunta kasi hindi pumunta yung upline. Siyempre, paano mo sabihin, punta kayo lahat ha? Kita-kits tayo pag uwi nyo. Diba? Walang pupunta, tama? Kailangan, ikaw ang maunang pumunta. Nandito na ako, where na you? Diba? So, siyempre, inipit ko yung RI. Ayaw ko ibigay. Sabi ko, kasi hindi ka dumating eh. Pag dumating ka, ako pa excited magbigay. So, hindi ka dumating. Sabi ko, pagbayaran mo yan. Meron tayong next na big event. Pumunta ka muna. Pag pumunta ka, so yung fly high, pumunta na sila. So, after pumunta fly high, ang purpose niya hindi para mag-attend. Ang purpose niya para makuha niya yung bintana sa kayong ano, mga pinto. Eh ako naman, you know, mahaba na yung pinagsamahan. Malambot rin naman yung puso ko. Sabi ko, sige, nandito ka na, okay na. So, nakuha na yung 525,000. Siya, padala siyang picture sa akin. Ganda nung bintana. Ganda nung pinto.
But in fairness, malaking bahay, no? Sabi ko nga, oh, congratulations, I'm proud of you. But syempre, again, kung wala kang negosyo na maganda, may bahay ka, parang OFW seaman din yan. Nakapagpundar ka ng bahay, pag uwi mo ng Pilipinas, kung wala kang negosyo, may bahay ka nga, wala kang pambayad ng kuryente, wala kang pambayad ng tubig, wala kang pambili ng bigas, wala kang pambili ng pagkain, tama? Wala rin. Ang ending, kailangan mo ibenta yung bahay o paupahan mo yung bahay, tapos lilipat ka sa maliit na bahay. Diba? Lipat ka sa squatters area. Diba? Lipat ka sa apartment na maliit, diba? Paupahan mo yung buong bahay mo para may makakain kayo. Diba? So, yung sabi sa akin, iba na daw yung pananaw. Kailangan daw niya muna graduate. He want his parents to be happy. Oh. Eh sabi ko, okay, yan na yung gusto niyong gawin. Eh hindi naman healthy si mother and father. No? Hindi rin sila healthy. Sabi ko, eh paano kung may nangyari sa inyo? Diba? Sinong sasalo ng negosyo? Sinong tutulong? Oh. Kasi sabi ko, sinong kakilala niyo na ano college graduate na maganda yung buhay? Wala. Tinanong ko yung magulang, wala. Tinanong ko yung bata, yung estudyante. Sabi ko, sino kilala mong college graduate dyan sa inyo na mayaman na ngayon? Sir Tom, wala. Oh. So, di ba kabaliwan yun? Wala kang kakilalang umaman doon, pero yung magulang mo, gagastos ng 14 years para pag-aralin ka, para pag-graduatein ka, pag-graduate mo, wala kang mahanap na trabaho. Kung may mahanap ka, hindi naman umaman. Nabuhay lang. Samantalang dito sa iFern, mukha ba yumayaman yung mga tao dito? Di ba? Kung wag na natin tignan yung mga tsedeng kasi may kamahalan yung tsedeng, 3 million, 4 million, 5 million, di ba? Yung kay Zach Lopez dyan, 10 million, di ba? Yung pinakabago, yung kay Alexis at kay Melay, 25 million, di ba? So, wag na muna natin pag-usapan yung mamahali na kotse. Mga ano lang, Mitsubishi Mirage, di ba? Honda City, Toyota Bios, ano ba yung mga mura? Ha? Eon, Hyundai yun, ano? Hyundai Eon, ano pa? Yung mga pangarap nyo, sabihin nyo, magbato kayo ng brand sa akin. Yung mga pinapangarap nyo, ha? Ha? Expander, ano pa? Toyota Rush, yun yung magkalaban, di ba? Expander Rush, ano pa? Sige, batuhan nyo ako ng mga brands ng mga kachipan. I mean, yung pangarap nyo. Ha? Wigo, yan. Toyota Wigo, di ba? Ano pa? Fortuner. Hindi mo kaya yun. Alam nyo ba na ang Toyota Fortuner, ang down payment ng Toyota Fortuner, saka yung Mercedes-Benz na pinakamababa or yung Mini Cooper na pinakamababa, hindi na masyado malayo. Tapos yung monthly, hindi din malayo. Kunyari, example lang, kunyari, magda-down payment ka ng 200,000 para sa Fortuner. Pag 300,000, pwede na sa Chedeng yun. Pwede na rin sa Mini Cooper. Tapos, kunyari, ang monthly mo sa Toyota Fortuner, 50,000. Ang monthly mo sa Mercedes o kaya sa Mini, 60 to 70,000. Di ba? Sisipagan mo lang ng konti. Iba na ang tingin ng tao sa'yo. Tama? Yung down payment na 200, gagawin mo ng 300, di ba? Ipon ka lang ng isa pang buwan, dalawa pang buwan para maging 300 siya, di ba? Yung monthly, sipagan mo lang ng konti. Kayang-kaya mo na yung ano, 60-70 compared to 49, 50,000, di ba? Usually yan yung monthly, 48,000, 55,000. So, kaya kami, nagtuturo kami, kasi lahat kahit sino, OFW, seaman, bibili na ng Fortuner, kasi para mas mayabang sa kapitbahay. Tama? Yan na naman eh. Pang Pinoy, yabangan lang naman eh. Kailangan di tayo pwede kumuha ng Toyota, yung kapitbahay natin, naka-Fortuner, mag-Fortuner rin tayo. Bakit mabenta yung Nissan Terra? Eh kasi mas mura siya sa Fortuner saka sa ano, di ba? Ano yung sa Mitsubishi Montero, di ba? O, alam na alam ni mga kachipan, di ba? Di ba? So we tell people, if ang dream mo is Fortuner, ang dream mo is Montero, di ba? Dagdaga mo ng konti, mag-chedeng ka, lahat ng tao, iba pananaw ka agad sa'yo. Kahit na mayor pa ka-meeting mo, kahit na congressman pa, dumating ka naka-chedeng, iba ang tingin sa'yo. Dumating ka naka-Fortuner, wala lang. Tapos ang Fortuner yan, top of the line, 4x4. Di ba? Kahit ano pang top of the line, Fortuner pa rin yan. Ah!
Kahit na yung mga Everest o top of the line, 4x4, ganito, ganyan. Wala. Everest pa rin yun. Yung pinakamurang Chedeng, itabi mo sa top of the line na Everest, na Fortuner, sa Chedeng pa rin nakatingin yung tao. Diba? So, you want your business to grow, you need to level up yung itsura ng tao sa inyo. Halika, halika. Mabilis lang. De, hindi kita lalaitin. So, diba, halos magka-height naman kami. Diba? Pogi ako. Medyo pogi rin naman siya. Diba? Hindi naman siya maitim. Diba? Karamihan sa inyo, maitim. Diba? Medyo maputi rin si kuya. Oh. Pero, diba, because I'm wearing expensive watch, tama? Because nakakota ko, because expensive shoes, iba yung tingin nyo sa akin. Tama? So, when I do this, I'm not doing it for myself. I'm doing it for you. Okay? Okay. Thank you, ha? Thank you. I'm doing it for you. Diba? Kaya tinuturuan namin yung mga leaders namin, kaya nagkaroon tayo ng tie-up kay Jordan. Kasi pag naka-Jordan ka versus naka, ano yung kachipan na chinelas? Or yung kachipan, ha? Spartan? Pang matanda, hindi na. Yung mga kabataan daw din alam yung Spartan ngayon, eh. Meron silang bagong brand ngayon, eh. Ha? Habyanas, social, Habyanas talaga. Ha? Skechers, no, social. Chinelas mo, Skechers, ano, origo fake. When you meet people, naka-chinelas ka, naka-pang basketball ka na shorts, tama, naka-sando ka, versus naka-ganito, sino kanino mas maniniwala yung tao? Tama? Mas maniniwala yung tao sa inyo kung maayos yung itsura mo. So, I dress up because I respect, you know, the people I'm talking to. Naghahanda ako nung maayos na kasuutan kasi kayo yung makakausap ko. Tama? If I don't impress you, parang, why will you join? Pag mukha pa ako mas mahirap sa inyo, tangina, tagilid tayo dyan. Mukha pa mas mayaman dun sa presidente nila. Tama? Pag nandito ako sa harap nyo, hindi nyo naman alam na ang gamit kong kotse today, 17 million. Tama? Hindi naman ako nagsasabit ng susi rito. Diba? You don't know what car I'm driving. If I don't tell you my watch is 14 million, hindi nyo naman din alam. Tama? Alam nyo lang ginto yung relo ko. Tama? So, when I look like this, when I talk to you and explain what I'm wearing, then you look at me differently. Ay, oo, makinig tayo dyan. Mayaman yan. Marami na napayaman yan. Diba? So, bakit si Zach 14 million din yung relo? Kasi kung ano yung meron ako, ano yung tinuturo ko, gusto ko, meron din si Zach. Tama? Ba't lumipat si Zach dun sa 1,000 square meter na bahay? Yung bahay namin dito sa Wakwak, maliit lang din. 1,000 square meter lang din. Walang swimming pool. Yung bahay ni Zach may pool. Okay? Ang pinagkaiba lang yung village namin, mas mahal kasi yung lupa sa village namin kasi central siya. May golf course, di ba? Nandun yung ano, Lasal Green Hills, di ba? Nandito yung Ortigas District, di ba? And maliit lang yung village namin, no? Puro billionaire nandun. Si Ramon ang dyan nakatira. Marami ng mga politician dyan sa loob namin nakatira. At medyo yung ibang politician allergic tumira dyan kasi mahal nga yung presyo, eh. Kaya parang mapag-iinitan na corrupt sila pag nalaman dyan sila nakatira. Kaya yung mga politician na nakatira sa village namin, yung umpisa pa sa lolo, dyan na nakatira. Kaya walang masasabi mga tao. Kasi lolo pa namin, dito na kami nakatira. Hindi namin nakulimbat to sa bayan. No, nakulimbat ng lolo ko to sa bayan. Hindi. Siyempre sabi niya, dati mura lang dito, hindi pa sikat. Kasi dati Green Hills talahib pa. Diba? Nabili namin to dito, hindi pa sikat. Yan yung kwento, siyempre. Okay, so I'm living in an exclusive village. You know, Zach Lopez is living in an exclusive village. Melanie Alex is living in an exclusive village. Tama? Mga downline daw yan. JM and Rayma living in an exclusive village. Si Cecil and Buddy Ramses living in an exclusive village. Yan. Si Lionel, kakalipat lang din sa bagong bahay. May swimming pool din. Okay? So, pero wala dito na nauna ng bahay. Nauna kotse. Relo. Kotse ulit. Relo ulit, kotse ulit, relo ulit. No? Kasi yun yung gamit mo, eh. Pagka kumakausap ka sa tao, hindi mo na mabibit-bit yung bahay mo pag may kausap ka. Tama? Mabibit-bit mo bahay mo? Well, actually pwede kasi yung subdivision yung asuot ko.
So, pero yung mga ayaw sumunod sa sistema namin, ay, kumita tayo 100. Sumunod na, 100 na naman. So, 100, mag-down payment na tayo. Oh, down payment na, di ba? Down payment. Grabe, laki, 40 square meters. Di ba? Ano na yun? Pinagdikit na yung dalawang unit yun. Di ba? SM ngayon, gulat ako, 25 square meter eh. Di ba? Yung dating ang condo ni Zach dito, 170 square meter, one Shangri-La. Ang laki na nung 170, di ba? Yung buong condo niya ngayon, kasya sa CR niya, sa bagong bahay. Yung CR niya, pati yung dressing room niya, kasya yung buong bahay niya dati. Na ang laki na nung 170, kasya ngayon sa CR, saka sa dressing room niya. Ito, malaki ba to? Itong mesa ni natin, malaki na. Pwede na, no? May ganito sa loob ng bahay ni Zach. Subukan nyo. Edwin, pagka nag-ano ka daw, nag-Emperor Bagwis ka daw, kayo daw una mag-RBA daw. Sama mo na din daw si Matthew, Emperor Bagwis, RBA room, inside Baleverde. Si Nomi na sa ano pa ba? Bumalik na, si Nomi na. Ha? Nasaan siya? Anong pinuntahan niya? Mindanao ba? Mindanao? Saan? Ha? Saan? Davao. Nakabalik na siya? Kala ko hindi pa nakabalik. Pagbalik niya, ano, Emperor Bagwis na kayo. Cool. Sabi niya, honey, ano tawag mo kay Nomi? Bruha, ano? Ano daw? Sweetheart? Ha? Sweetheart? Sweetheart! May balita ako sa'yo. Ano? May bago tayong logo. Emperor Bagwis. Kasi ano eh, binili na tayo ni Zach kasi interesado siya sa 8,900 teacher. Okay, so anyway, mag-aalas 8 na. Bukas pa ba yung kahera? Maka meron pang gusto mag, ano, yung soli, yung package yun ha? Tumatanggap ba tayo pag yung mga product gusto yung soli? Tumatanggap ba tayo? Bili namin yung mga product nyo, less 50%. Yung package kunin namin less 50 kasi marami yung bibili diyan, bebenta ko lang ulit times 2 presyo, di pinagkatubuan ko ba kayo, di ba? Hindi naman kayo magtatrabaho, di ba? Hindi niyo naman ito todo. Oo, wag na. Wag na, hirap na kami. Tangin na. Yung magugas ng kotse namin, sabi ko, bakit 100,000? Hugasan mo kotse ko. Sabi niya, fuck you, I'm millionaire. Diba? Ipern to, no, Ipern. Sabi niya, check ko last month, 500,000. Tapos 100 lang paglinis ng kotse. Hindi na, ikaw na bahala dyan. Yeah, gawa mong pagkain. Top D ako, sir. Top D ako, sir. Sir, re-resign na ako, sir. Okay. So anyway, huwag nyo itodo, huwag nyo trabahuhin, di ba? Dadating ang araw, nagtatrabaho na ako kay Yaya. Sabi niya, sir, di ba mga iPern to dati? Ay, sir, empleyado ko na sila. Di ba? Bamiya, ano malay mo? Kapitbahay na namin si Yaya sa wakwak, di ba? Ay, ito yung bahay ni Sir Tom. Tapos, oh, di, ba't kayo nandito? Ay, sir, nagtatrabaho na kami sa Yaya nyo. So, anyway, 9 days left before Christmas, right? 9 days. So, wala na pag-asa. Bulok na Christmas yun. Huwag na kayong gumalaw. Tiisin nyo na lang, di ba? Lilipas din yung gutom na yan. Lilipas din yung lungkot na yan. Okay? So, who doesn't know ano yung kak mo? Hindi alam kung ano yung kak mo. Taas yung kamay. Hindi alam. Wow, lahat alam. Ayan, meron dito ilan. May ilang piraso, hindi alam yung kak mo. For the people who don't understand what is kakmo, no, I invented kakmo 90 days ago. No, kasi naisip ko, sabi ko ano ba yung importante sa Pinoy? No? And I realized, no, but of course most people know it, no. I realized that the most important thing for a Filipino is Christmas. No? Actually, 'di ba yung exchange rate nagparang 61, 62 tama ba? O 59 ganyan. 'Di ba? Ngayon nasa 55. 55. Bakit? Kasi yung mga OFW, pag Christmas, todo yung padala ng pera. Diba? Para makapag-celebrate ng Christmas, pang Noche Buena, pambili ng aguinaldo. So kami mga negosyante, there was a point, no? Parang few months ago, nung nag-59, 61, sabi, tagilid na, aabo daw na 69.
to $1. Pero kami, yung mga grupo namin, yung mga maraming negosyo, no, so we do the numbers. Alam namin na babaksak. Kasi alam namin, dadagsa yung remittance ng OFW pagdating ng Christmas time. Alam namin babaksak. So hindi kami kinakabahan, no? Kaya hindi na nag-price increase ulit. Di ba, noong una, nag-9.5 tayo, di ba? Hindi na tayo nag-10.5 kasi bumaksak na yung dollar. Di ba? Hindi na tayo nag, 31.5. Di ba? Or ano ba yung next? 73.5. Ha? Ganyan, no? So, hindi na tayo nag-price increase kasi alam namin babaksak siya. Di ba? So, we increase just enough, no? More or less, andito na yan sa 55, 56. Yan na maglalalo yan. So, but at that point, there was a point, sabi ng mga politician, abo daw na 69. Okay? Sobrang hirap na nung buhay dito sa Philippines pag nang 69. Kasi halos lahat ng binebenta sa Pilipinas, imported. Okay? Kung gawa man sa Pilipinas, imported yung raw material. No? So, if it reached that level, no, mahirap. Mahirap yung buhay halos sa Pilipinas. So, we didn't expect kasi nga alam namin babaksak kasi maraming remittance pag December. So, but still, you know, Philippines is the number one country in the world that celebrates Christmas the longest. Pagpasok ng September, lumalabas na si Jose Marichan. Di ba? So, ano na yan? Lumalabas na yung Christmas song, di ba? Naglalagay na ng Christmas light. So, every year, the Filipino love to celebrate Christmas. Nag-uuwian para sa Christmas. Di ba? Nakikipag-traffic, nakikipag-siksikan kasi iba daw ang Christmas sa Pilipinas. Pero kung walang OFW, walang seaman na kamag-anak, hindi ganun kasaya yung Christmas kasi walang taya. Walang gagastos para sa buong angkan. Tama? So parating problema, kanino tayo makiki-Christmas? Di ba? Kung hindi tayo makiki-Christmas, wala tayong isa-celebrate. Tama? So, in Ifern, every Christmas is always the best Christmas. Taon-taon, paganda ng paganda yung Christmas. Kasi taon-taon, palaki ng palaki yung kinikita. No? Sample, kita ko si JM. This is going to be the best Christmas kasi ito yung time na pinakamalaking bahay nila versus nung nag-umpisa pa lang sila sa Ifern. Tama? Nasa condo sila maliit, lumipat sila sa condo na mas malaki ng konti, tapos nakabili sila ng condo na medyo mas malaki, pero hindi yung sa standard na gusto ko para sa Ifern. Finally, nakalipat sila sa bahay na malaki. No? 1,000 square meter, mas sa inyo? 800? Ay, liit lang pala. Grabe, no? Naawa ko sa'yo. Namo sila, awang-awa sila lahat sa'yo. 800 lang yung sa'yo. Oh, substandard yung bahay mo. Sila, 1,000, ikaw 800 lang. Grabe, kawawa ka naman. Sino yung mga kapitbahay mong sikat? Tangin na si BBM, may bahay dun sa village nila. Sino pa, sino pa? Si Erap, tangin na, kapitbahay niya si Erap. Sino pa? Inday Sara. Oh. Grabe, no? Kaya pala 800 lang nabili mo kasi nabili na nila lahat. Romney Sarmienta. Mayaman pala siya. Akala ko mahirap lang. Ay, napangasawa niya. Eh, ikaw, yung napangasawa mo, mas mayaman din sa'yo, di ba? Pareho lang pala kayo eh. Artistahin. Ha? Oo, mga ano. Pareho kami sugar mommy. Rema, ingat ka kay JM. Ginagamit na niya yung kagwapuhan niya. Tingnan niyo yan, no? Substandard bahay niya, 800 square meters. Ang mahiyahiya kayo. Yung sa inyo nga, 8 square meters. So, you know, Christmas is the most important celebration for the Filipino, but unfortunately, the Filipino never prepare for Christmas. No? Parating, may awa ang Diyos. Bahala na si Batman. Santo ba si Batman? Hangin na ba't puro? Bahala na si Batman. Anong ba nagawa ni Batman para sa'yo? Okay? So, may awang Diyos. Yes, may awang Diyos. Maawa siya dun sa nagtatrabaho, hindi sa'yo. Kung tatamad-tamad ka, dead ma si God sa'yo. Ang tutulungan niya, yung nagtatrabaho, yung nagsusumikap. Diba? And then, parang you say, you pray. You know, you pray to God na pagandahin yung buhay mo. No? Bigyan ka ng isang negosyo, kahit maliit, di ba? Pero gusto mong umasenso ka na sana. O, so, nandito na. Nasa Ifern ka na. Now, this message is para sa lahat kung nandito ka na.
pumunta ka dito. Di ba? Bimiyahe ka para makapunta dito, may bisita ka or wala kang bisita. Di ba? Huwag kang aalis na wala kang binili kasi dapat may hawak kang pambenta. Kahit na isang bote lang, kung may 500 ka dyan, ano bang pwedeng bilhin sa 500? Toothpaste ba? Sabon ba? Ha? Ferndy, di ba? 430 yung Ferndy. So yung 500 mo, bili mo 430, may natira pang 70, makaka-uwi ka pa sa bahay. Benta mong 680, tama, kumita kang 250. Di ba? Kung meron ka 1,000, di ba? Ano bang pwedeng bilhin dyan? Di ba? Computein mo anong pwedeng kitain. Huwag kang aalis na wala kang binili kasi paano ka mag-aalok kung wala kang iaabot? Di ba? Ang ganda ng produkto namin. Grabe yung toothpaste namin. Grabe yung sabon. Sige nga, pabili nga. Bukas. Bibili muna ako. Mag-abang ka dyan. Babalikan kita. E pagbalik mo, nagastos niya yung pera. Sabi niya, next year na. Tama? E pero pagsabi niya, sige, oy, abot mo, bayaran. E kumita ka na. Tama? Iba yung may hawak na produkto. Tapos meron kang extra na pera, ano ba naman yung meron kang extra na isang package yan na 9.5 or 28.5? Meron kang tsempo na kausap, na latagan mo, hawak-hawak niya yung bonus, na-convince mo. Bayad, kuha, tapos. Diba? O, may encode ka na ngayon, may umakyat na. Kabit-kabit. Diba? Meron akong kachat kanina na ano, isang PD. Medyo for the past few months, medyo may pinagdadaanan siya, no? Nagkaroon siya ng kaso, inaalat siya, mababa income niya. Pero sabi niya, sir, eto na, nagbago na yung swerte ko, family package, doktor. Oh, 35 accounts. Oh. So, dahil di siya nag-give up. Diba? Kahit nahirap siya, kahit na may pinagdadaanan siya, sige, laban lang. Sabi niya, ang dami kong sinasamahan, sir, wala, bokya kami palagi. Oh, hindi siya nag-give up. Oh, yung sinamahan niya, boom, 35 accounts. Tama? So, isipin mo yung 35 accounts, magbabago na yung buhay niya. Diba? Eh, si Carlo, nakita ko, nakatingin sa akin. There was a time si Carlo, parang ano na rin, shit, babalik na akong Saudi. Diba? Tama. Kasi, parang ano eh, kung ang tingin mo sa rejection, no, whether rejection yan nung ano, prospect, o rejection nung downline mong tamad, downline mong pabigat, downline mong puro bakit, yung kinukontra lahat ng sistema ni Ipern, lahat na sasabihin ni Upline, lahat na sabihin ni Tomanitan, ayaw niya. Diba? Rejection yun eh. Yun yung masakit na rejection eh. 3 taon mong sinamahan, tapos ngayon lahat ng lumabas sa bigbing mo, kinukontra niya. Diba? Rejection yun. So parang, he was facing that type of rejection which make him question, tutuloy ko ba to? Eh, di ba dun sa Saudi, di ba, walang ganun na rejection, pagod, malayo sa pamilya, pero wala kang kaaway. Walang nagbibigay sa'yo ng sama ng loob. You know, pagod ka, mismo pamilya mo. Di ba, minsan, it makes you think what you had before. Di ba? Oh. So, pero hindi siya nag-give up. Oh, eh ngayon yung grupo niya, takong na, kaliwat ka na, may konsehal, may ari ng building, di ba? 4 na solid gold Rolex sabay. 'Di ba? 4 na Rolex solid gold sabay. Ganun level, no? Ganun kataas yung mga negosyante na nakuha niya, no? Politician, 'di ba? So, when you don't give up, then finally the opportunity or the blessing you're looking for will come your way. Okay? So, itong Christmas time again. Ang thinking ng Pinoy pag Christmas time, wala na 'yan, puro kasiyahan na. Hindi. Kasi ito yung time na may pinakamaraming OFW sa Pilipinas. Ito yung time na may pinakamaraming seaman sa Pilipinas. Ito yung time na may pinakamaraming pera ang mga tao sa Pilipinas. Whether bit-bit na OFW, seaman, or bonus pa yan. Okay? So for CACMO to work, no, kailangan yung bonus na hawak nila padaanin muna sa IFERN. Kasi sa lahat ng negosyo na nandito sa labas, kahit na ang gusto mong itayo, maliit na turo-turo lang. Kahit na ang gusto mong itayo, maliit na sari-sari store lang. Paglabas ng pera mo, hindi na makakabalik. Kasi para makagawa ka ng sari-sari store, bibili kang kahoy, gagawa kang stante, magbabayad kang karpentero, bibili kang pako, bibili kang martilyo. Tama? Tapos para maharangan mo yan, either kahoy or hollow block or bakal or screen. Tama?
Para makapagsabit ka ng mga 3-in-1, kailangan mo ng alambre. Bibilin mo pa rin yun. Unless magnanakaw ka sa poste ng Meralco. Sana makuryente ka, tangina mo. So, tama, lahat ng sinabi ko, kailangan bilhin, tama? O tapos, bibili ka ng pambenta. Tama? Sasabit mo lahat. Tapos, open for business. Yung unang papasok, ay, pabili ng ganito, ganyan. O sige, palista po. Tanginay, una mong customer. Kala mo maraming binili, gusto lista. Kapitbahay naman tayo. Diba? In 3 days, sahod na namin, sigurado babayaran kita. Oh. Eh, sige na nga. Di pinalista mo. After 3 days, uy, bayad ka na. Na-hold up ako. Hawak ko yung buong sahod ko. No? Na-hold up ako. Oh. Lana. Yung unang customer mo, di nagbayad. So, after 1 month, buong puhunan mo, pinautang mo, tas wala na nagbayad. Hindi pa sara. Nagbabalak pa lang magsara. So, inisip mo, paano, di ba? Pwede mo bang bakbakin yung hollow block sa harap, isoli sa hardware? Yung stante na nilagari na, nakapako na, pwede ba tanggalin, isoli sa hardware? Yung pako, isa-isahin mo, tapos kiskisin mo, ganun para makintab pa siya, pwede mo ba ibenta ulit? Wala na. Yung martilyo, nagayin mo na, hindi mo na mabibenta yon. Tama? So, hindi na buo yung puhunan mo, kasi yung pinautang mo na produkto, hindi ka binayaran. E yung para sa stante, sa screen, sa bakal, sa alambre, wala na lahat yon. Si iFern, 9.5 ang nilabas mo. Magkano yung kabalik na produkto? 9.8. Subukan mo, pating supot, ibenta mo rin. Baka 9.850 or 9.820. Di ba? So, bumalik lahat yung puhunan mo. So, kung meron kang bonus, 9.5, pinadaan mo muna sa iFern, nag-member ka, 9.5. Yung laman, 9 days pa. Imposible hindi kaya makabenta ng 1,000 per day. So, after 9 days, nabenta mo yung laman ng standard, hawak mo ulit yung 9.5, saka ka mag-Noche Buena. Saka ka bumili ng aguinaldo. Pero, papasok ka ng bagong taon, may negosyo ka na. Tama? Pag diniretso mo siya sa Noche Buena, diniretso mo siya sa aguinaldo, pagpasok mo ng bagong taon, nganga ka na naman. Tama? New Year's Resolution. Ilan taon ka ng New Year's Resolution? Wala naman nangyayari. Diba? Yung swerte daw, maglagay ng pera, tatalon. No, tangin na ba't panda kayong lahat? Oh. Diba? Oh, kailangan may pera. Oh, pera may pera. Oh. Tapos, oh, ikaw naman. Ikaw naman. Putangin na, niloloko niya yung sarili niyo eh. Diba? Eh sa amin, pagka ginawa namin yon, kasi alam mo sa Chinese style, nagbibigay kami ng pera for New Year. Okay? So, kunyari, bigyan kita 10,000 for New Year. Papasok ka ng bagong taon, may 10,000 ka kasi binigyan kita ng 10,000. Okay? So, yun yung totoong pamahiin. Kasi yung sa pera ng mga, I mean, pamilya ng mga may pera, nagbibigay kami ng pera bago mag-New Year para pagpasok mo ng bagong taon, puno ng pera yung bulsa mo. Kasi binigyan ka ng pera. Eh, yung sa inyo, akin na, ako naman. Lipat natin dito sa kabila. Tapos sa'yo naman. Tapos sa kanya naman. So ano yung pahiwatig nun? Utang. Diba? Pera niya, pumasok dito, inutang ko. Tapos inutang niya. Yun yung ginagawa niya eh. Tama? Kung pamahiin yung titignan natin. Ha? Yun yung ginagawa. Kasi sa amin kasi, pag binigay na yung pera, nakabulsa na yon. So nag New Year, putukan, diba? Tapos after kakain, tapos matutulog, yung bulsa. Bago mag-umpisa yung putukan, yung pera na sa bulsa mo na. Hanggang matapos yung putukan, hanggang matutulog ka na, yung pera na sa bulsa mo pa rin. Hindi mo pinasa sa kanya, tas sa kanya, tas sa kanya, tas sa kanya. So walang kwenta yung pamahiin na ginagawa nyo. Tama? So kung wala ka man ganun, at least pagpasok mo ng bagong taon, may pera kang, may negosyo ka ng bit-bit. Tama? So ngayon nandito ka, tanga ka kung hindi ka bumili kung ano man. Kasi, kunyari, pumunta ka dito, may 2,000 ka. Pagbalik mo sa bahay, 2,000 pa rin siya, nabawasan ng pamasahe. Eh, bakit? Diba? Kung meron kang 2,000, bili mo ng produkto para tsatsagain mo na kailangan ko mabenta to. Kasi kung hindi ko nabenta, diba? Wala ko pang gastos. O, eh, pero pag nabenta mo, kumita ka. Diba?
Kasi kung hindi ka magsisipagi, ka talaga yayaman dito. Diba? Kunyari, ngayon, sa buong linggo, ngayon ka lang dumating, eh putangin na si Zach, 51 million last year yung kinita, araw-araw nandito rin katulad ko. Diba? At sabihin mo, kasi malayo yung amin, kasi traffic, kasi ganun. Eh, tangin na nga, kaya mo nga magtrabaho sa Saudi eh. Tatrabaho ka nga sa Italy, sa US, sa Dubai, sa Mid, di ba? Kaya mo nga iwan yung pamilya mo, di ba? Yung sinasabi, sir, malayo kasi kami, saan? Paranaque. Sabi ko, ah, oo nga, buti na lang. Sana, next time, huwag ka na pumunta. Di ba? Sabi ko, grabe, oo, Paranaque, layo niyan, grabe. Mas malayo yun sa Saudi, di ba? Oh, mas malayo yan sa US, di ba? Mas malayo yun sa Dubai. Oh, mas malayo yun sa Italy. Yun ang malayo, yung ibang bansa. Di ba? E kaya mo nga mamasahe 3 oras para makadating sa trabaho na 500 eh. Bakit ito, pagyaman yung ginagawa dito, hindi mo magawa. Di ba? Sir, lahat ng kausap ko, negay. Lahat ng kausap ko, reject. Eh, bulok ka kasi. Punta ka dito, ako magsasalita. Tama? Punta ka dito, si Zach Lopez magsasalita. Sige na, partida na lang. Pag 19 years old na lang na Matthew Santisas pagsalitain namin, mas magaling pa nga sa'yo magsalita yun eh. Di ba? Kung hindi ka magaling, eh magpunta ka dito kasi may magaling na magsasalita para sa'yo. Tapos, eh, may mga anak ko po dyan, inaantok na. Di ba? Oh. Tang ina, kayo pa yung napagod, ako yung nakatayo rito. Eh, di wow. Di ba? Ano mas nyo ba ako pinakyat dito? 6:30, 7? O putang ina, mag-8 na according to my 14 million peso watch. Isang oras na ako natayo, pero kayo yung pagod. Di ba? Ako isang oras ako nakatayo. Ba't tingin nyo pag 700,000 yung sapatos, hindi sumasakit ang paa? Sasakit pa rin yung paa ko. Mayabang lang yung dating ng sapatos ko. Di ba? Kayang bumili ng kotse, di ba? Alam nyo ba, nakabili ng Mercedes-Benz yung chinelas ni Madam? Oh, no joke. Nasa kasa kami ng Mercedes-Benz kasi yung kaibigan namin na nagbebenta palagi kay Madam ng mga mamahalin na bag, kakagaling niya lang ng Paris. Naka-order po siya nung chinelas, tawag doon, Himalayan crocodile na slippers or chinelas. Yung chinelas, parang 500,000 yata o 350,000. Oo. Okay? So, yung kaibigan namin, no, nagbebenta siya mamahaling gamit, mamahaling relo, di ba? Parang nakakabenta siya nung bag na tag 12 million, ganun. Oo, tapos yung mga alas, ito, nagpabili siya sa akin yung sa ano ko, SA ko sa Abu Dhabi, is relo to ha, 22 million relo. 22 million. So anyway, sabi namin, kasi plano niya bumili ng Fortuner, no? Huwag ka bumili ng Fortuner, mag-cheding ka na lang. Sabi ko, yung mga kliyente mo, bigatin, dapat cheding kotse mo. Sabi niya, hindi ko kaya. Sabi ko, kaya mo. Hindi malayo ang down payment ng Fortuner sa Cheding. Ang monthly, ganun din. Ganun ba, Tom? Oo, halika, punta tayong kasa. Punta kaming kasa. Sabi niya, sige, kasi magkikita kami. Pero sa kasa muna kami doon, bago kami umuwi sa bahay. Kita kami sa kasa. Tapos sabi niya, Kimi, dala ko na yung chinelas mo. Oh, dala niya yung chinelas, yung Himalayan, no? Crocodile slippers na Himalayan, dala-dala niya. Tapos di tingin-tingin ko siya yung ayan si RJ, 'di ba? Halos lahat tayo dito si RJ ahente natin, 'di ba? Oh, so si RJ yung ahente, so nagpapakita ng kotse si RJ, nag-test drive sila. Sinama niya ata siya ni Madam or ako, nakalimutan ko na. So tas pagbalik, okay na daw, gusto na daw niya. Sabi niya, "Teka, I need to call my bank, no, para magpa-approve ng car loan." Pero approve na yung Fortuner. So sabi ko, "Approve ka na sa Fortuner, lilipat mo lang sa Cheding." 'Di ba? Ilang daan libo lang yung difference. Sabi ko, sure na yan. So sabi niya, sige, paano ba ang down payment? Sabi ko, babayaran ko itong chinelas, di ba? Sabi ko, yung chinelas, hindi ko na babayaran sa'yo. Lagay ko na Cuts. Cuts Motors. Yun yung kasa ng Mercedes, Cuts Motors. Yun. Yung pangbayad ko sa chinelas ni Madam, binayad ko sa Cheding. So down payment nung Cheding chinelas. Okay. So nag-umpisa tayo sa planong kotse na bilihin ni Chano, no? So nagtapos tayo sa chinelas na down payment sa Cheding. Okay? So lahat ng gusto lang wag na muna yumaman. January 28, ha? January 28, 2023,
we have the biggest, you know, event for 2023, which will be the iFern kickoff. Okay, we're celebrating 10 years of iFern. Okay. So on just January 28, pag-usapan natin yung pagyaman mo. Kasi sigurado ko kaya kitang payamanin. Pero ito, itong next 9 days, trabawin lang natin yung magandang Christmas. Okay? Kung hindi ka pa miyembro ng iFern, may pera kang dala ngayon, padaanin mo muna sa iFern. Pag nabenta mo yung laman, balik yung pera mo, saka mo gawin yung pang Christmas. After Christmas, di ba? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, may 6 na araw pa. Huwag kang magpahinga nung 6 na araw kasi gusto mo maganda yung pasok ng bagong taon. Kailangan yung momentum or yung buenas or yung magandang negosyo dapat sa December tuloy-tuloy para papasok ng January. Anyway, parang I told some leaders, sabi ko gawa tayong event on January 2. No? Kayang-kaya natin yung January 2 eh. Sa tingin mo, Zach, pwede ba mag-event ng January 1 or walang tao pag January 1? Kaya ba yung mga tipong alas 5, ganyan? Diba, alas 5 ng hapon, hindi alas 5 ng umaga. Siyempre, yung mga lasing, hayaan muna natin, di ba? Parang, di ba? Alas 2 sila gigising. Pwede na kaya sa January 1 or January 2, sa tingin nyo? Hindi, mga leaders nandito eh. 2, sure yung 2, no? Hayaan muna natin sila sa 1, no? Yung mga lasing. Sige. January 2, kita-kits tayo sa January 2, ha? January 2, umpisahan natin ng tama yung bagong taon. Tapos, we have 26 days, no? Bago mag-kick off. Pero dapat bit-bit mo yung negosyo, yung benta, yung sipag, yung excitement, itong buong Desyembre para pagpasok ng January, tuloy-tuloy. Kasi ang tao, pag nagpahinga ng isang linggo, mahirap yung pagalawin sa January. Isang linggo ulit yun bago gagalaw. Samantalang pagka, saka ito ha, you know, sorry ha, extend lang konti. Every year, pagka networker yung kausap mo or meron kang mga nilalagawan na networker, every year, yung mga pipitsugi na kumpanya nagsasara pag December. Hindi ko sinabi nagsara for Christmas, ha? Nagsara, hindi na magbubukas. Kasi ang normal na kumpanya na networking pag December, walang nagne-negosyo, tapos withdraw lahat. Puro encashment. So walang pumasok na pera, puro encash, kaya nagsasara yung kumpanya. Kasi pag nakita niya mas malaking encashment sa pay-in, isasara na lang niya yung kumpanya. Kasi titipidan na niya yung commission na hawak nila, hindi nila i-release. No? Siyempre, may pagkasakim rin yung mga may-ari. Diba? Kaya nga sila nagtayo, gusto nila kumita. Tapos, yung mga naghihingalo yung kumpanya or wala nang gana sa kumpanya nila or ilang taon na sila nandun sa kumpanya nila, tumatiming na lang sila kasi kinukuha na lang nila yung commission nila. Lahat yan, pagdating ng January, naghahanap ng kumpanya. Kaya itong time na to, no, ito yung time para kumausap, para mag-imbita, 'di ba? After Christmas, karamihan walang ginagawa pag after Christmas, lalo pag walang pera, walang ginagawa 'yan. Imbitahin niyo dito. Pag hindi kami nag-abroad, every day I'll be here. Okay? Pag hindi kami nag-abroad, I try my best to be here every day to support you. Every day. Mag-imbita kayo. Kasi pag nakausap natin 'yan ng Desyembre, 'yun yung tinatawag na tanim-tanim. Pagpasok ng January, kasi ang mindset pa rin, New Year's Resolution, di ba? Kahit na tinasabi ko sa inyo, mali, di ba? Pero yun pa rin yung mindset niya. Hindi naman niya ako narinig eh. Di ba? Hindi naman niya alam yung in-explain ko sa inyo. Ang tingin niya pa rin, New Year's Resolution, umpisahan sa January. Pero magtatanim ka na sa kanya, ipapakita na natin yung iPern ngayong December para pagpasok ng January na sinabi niya sa sarili niya, eto, for the last 3 months, sinasabi niya sa sarili niya, sa January, umpisan ko yung bagong kumpanya. Sa January, lilipat na talaga ako. Aalis na talaga ako dito sa putangin ng kumpanya ko. Lilipat na ako. Sinasabi na niya na matagal, pero sa January niya talaga, planong pumili kung saan. Since nagtanim ka na sa kanya. Ha? Nagtanim ka na sa kanya noong December. So, pagpasok ng January, ikaw kaagad yung naisip niya. Tama? Pag nakausap yan ni Zach Lopez, nakausap na kahit sino leader dito, nakausap ako, feeling ko naman, kaya natin kumbinsihin yan. Feeling ko naman, mas maganda tayo kaysa dun sa ibang kumpanya na makikita niya. Tama? So, wag tayong titigil, itanim natin sa kanila para pagpasok ng January, dun ka aani. Pare, di ba sabi mo, January, eto na.
simulan na natin, di ba? Napakinggan mo na si Sir Tom, narinig mo si Zach, narinig mo si Matthew, si lahat, yan, si Ken, si Buddy, yan, si Joseph, sino-sino na napakinggan niya? Sabi, di ba gusto mo na, oh, halika na, January na, let's go. Di ba, gumawa ka na ng paraan, benta mo na yung asawa mo, yung kotse mong bulok, di ba? Lahat, kung ano, gumawa ng paraan, ayun, so January, marami kang pay-in. Di ba? Tapos, pag join niya ng January, di ba? So, everyday pa rin naman, may event tayo. Makikita niya, shit, ang gaan ni Ivern. Ang bilis ibenta ng produkto, di ba? Ang bilis ibenta ng Premium Plus. Ang bilis ibenta ng Family Package. Katulad sa kumpanya namin, hirap na hirap. Yung one account, di mo mabenta-benta. Tapos, sakto, magki-kick off tayo. Di ba? Sa SMX MOA, no? Mall of Asia, SMX MOA, 5,000 lang papapasukin natin. And ngayon, nag-uusap pa kami sa office. Hindi namin alam kung yung pinakahuling, pinakamababa na awardee natin, ha, 500,000 ang kinita in 2022. Sa tingin mo, hindi lang ikaw, yung mga inimbitahan mo. Na, example lang to, ha, number 350, 500,000. Number 349, 501,000. Number 348, 502,000. Tama? Sino hindi mababalyo doon? Isang taon kumita ka lahating milyon. Tama? Tapos awarded. Umaakyat ng stage. May presyo. Pataas ng pataas. Pag number 400 na, number 400, 750,000. Tama? Number 350, 800,000. Siguro pagdating ng 200 yan, 1 million na. Number 200, 1 million pesos. Number 199, 1 million, 100,000 pesos. Etang ina, last year, si Zach number 1. And at number 1, with 51 million pesos, Zach Lopez! Sino hindi mababalyo doon? Ako nga hanggang ngayon, value pa rin ako eh. Bakit? Kasi yung award natin na Million Dollar Club, tangina, iniseng taon lang ni Zach. Di ba? Meron tayong Million Dollar Club, putangin na, 10 taon bago niya na-hit yung 50 million eh. Diba? Si Zach, 4 taon bago niya na-hit yung 50. Pero last year, 1 taon lang, 50 million. Can you imagine that? Kasi dadating yung araw, yung income ni Zach Lopez, 1 taon, double Million Dollar Club. Yun, 1 taon, 100 million kaya niya kitain. Kaya meron na tayong nakaabang na award. Meron tayong, di ba, may MC, Millionaires Club. MMC, Multi-Millionaires Club. Meron na tayong nakaabang na MMDC, Multi-Million Dollar Club. 250 million. E nasa 200 million na si Zach eh. Kailangan niya lang kumita siya yung mukha siya yung first na Multi-Million Dollar Club. So, ano yung senyales niya sa buong industriya ng networking? Ibang kitaan sa Ipern, si Zach Lopez, 7 taon, 250 million. Oh. Tapos, meron pa tayong next award doon, di ba? Yung in-announce ko sa Billion Peso Club. Oh. Kung kaya mo mag-250, di ba? Sabihin mo na 5 taon. Tama? 5 taon, 1 billion yung kinita ni Zach sa Ipern. Di ba? So, 6.5 years plus another 5 years. Ewan natin, baka bago mag 10th anniversary si Zach Lopez dito, 1 billion na. Di ba? Kaya atat na atat ako lumipat ng bahay si Zach. Eh, sabi ko, Zach, masyado na maliit yung bahay mo. Hindi kasi, ang feng shui kasi, yung bakit hindi kayo umaasenso, kunyari squatters area, hindi ako nanlalait. Squatters area, nandun yung dumi, nandun yung kahirapan, puro away, baingay, tama? So, pangit yung pungsoy ng lugar, kaya lahat hindi umaasenso. Kaya yung mga leaders namin, pinapaalis namin sa bahay na, umalis ka na dyan. Huwag ka na nakikitira, nakikipag-away ka sa nanay mo, sa bienan mo, sa mga in-laws mo, di ba? Yung umaga pa lang, may nag-aaway na. Tapos, di ba, ang gulo ng bahay, maraming bata, ganun. I mean, move out of that fucking hell. Diba? Pag pangit yung environment, hindi ka talaga suswertehin. So, itong paglipat ni Zach sa malaking bahay, imposibleng magiging low income niya na 5 million. Pagka inaalat siya, 5 million. Oh. So, saan na yon? 5 million up. 5.5, 6, 7, 8 million, 10 million naman. So, ako excited ako na mag-6 siya. Excited ako na mag-7. All the way to 10 million per month. Okay? Yung dati na
Pag 10,000 a day ka, 300,000. Di ba? Pagka 30,000 a day ka, magkano yun? 1 million, no? More or less. Di ba? O, so paano? Pagka nag-ano na si Zach? Pagka nag-to 200,000 a day, 6 million na yun. Ha? So, hindi ganun kalaki yung kailangan mong increment. Pag nag-to 300,000 a day na yung income ni Zach, ayun na, 10 million na yun. 10 million in 1 month. So, back tayo yung sinasabi ko na yung PD, yung bata na bago na yung pananaw, gusto na lang niya graduation certificate. Hindi. Kasi, ang layo nang pwedeng marating sa iFern. Di ba? Kung hindi ka pa value dito, di ba, hindi ka nakikinig. Hindi mo binubuksan yung utak mo, hindi binubuksan yung isipan mo. Okay? O sige, wag na muna pagyaman, pag-usapan natin, Christmas na lang ulit. Yung gusto lang magandang Christmas, tumayo po. So, yung kak mo, kumusta ang Christmas mo? Okay? No, na-explain ko na yan. So, ganito, para sa mga first-timers lang, sige. Raise your left or right hand, make a fist, gawa po tayong kamao, hindi to pray over. Hindi ako naniniwala sa prayers. Prayers without action is hallucination. Okay? So, pag sinabing anong kumpanya mo, iFern. Okay? Sample, anong kumpanya mo? Yan, tatlong beses yan. Yung pang-apat, yung mga active sa iFern, no? Yung mga ilang taon na dito, yung mga nag-umpisa this year, yung nakaranas na nung pagyaman dito. Every year, may battle cry kami and every year, nagkakatotoo siya. Actually, right now, inaaral na namin kung ano yung battle cry for 2023. Okay? Yan na yung pinagmimitingan namin sa office ngayon. So, pagka sinabi kong sa 2022, taas po. Pag sinabi ko sa 2022, ang sagot, sama-sama tayong yayaman sa iFern. Sample, sa 2022. Sama-sama tayong yayaman sa iFern. Yun. Tapos itong pinakahuli, sabi ko nga, Christmas muna ang pag-isipan natin, pero yung pera, padaanin muna sa iFern. Bago umuwi, bumili ng produkto para may pambenta, para kumita. Okay, so pag sinabi ko, para sa best Christmas ever, takas po ulit. Ang sagot, kakmo, kakmo, kakbo. So, sample, para sa best Christmas ever? Kakmo, kakmo, kakbo. Okay. Are you ready? Yes! Ano kumpanya mo? iFern! Ano? iFern! I can hear you! iFern! Sa 2022? Sama-sama para sa best Christmas ever? Kakmo, kakmo, kakmo! Thank you.